Ito na ang programang kukumpleto sa inyong Saturday night. Beyond Wellness. Usapang pangkalusugan, pagnenegosyo, relasyon, at marami pang iba. Be inspired sa malalim pero kwelong kwentuhan sa Beyond Wellness with Miss P. Princess Javier Castro. Beyond Wellness. Magandang gabi, Pilipinas. Welcome po sa Beyond Wellness with Miss P. Ito po ang inyong lingkod, Miss P. Princess Javier Castro. Nag-aanyaya sa inyong samahan ako and ang aking partner. Pababatiin natin hanggang 10 o'clock tayo of together. Hi, partner. Partner Mike Celis. Ayan. Hello, partner. I am so back. Kamusta? Mabuti. Na-miss na kita talaga. Yung na-miss kita in person. Ano ito? Na-miss na kita. In person. Oo nga. Parang tagal na, no? Kailan nga ba tayo makikita na yan, di ba? Pag oo pwede nga, na, actually, pumababa na cases, so that's something to be happy about. Oo nga. Actually, pagka nagbaba na ng alert level talaga, pwede na tayo magkitang-kitang-kita talaga. Nang bonggang-bongga. Correct. Kailangan natin yan, di ba? Oo, kailangan natin yung magkwentuhan ng medyo mahaba-haba, makapag-update, di ba, no? Correct. Oo. At belated happy Valentine's, partner, di ba? Belated happy Valentine's. Yun lang po yung reason kung bakit ako nakared. Belated happy Valentine's po. Oh, hindi, tsaka ano ha, marami pa rin ang mga single. Pero yung mga iba talagang desperate to be double. Correct. Maraming nagtangka maghabol, partner, pero hindi lahat umabot. Hindi lahat umabol. Parang malaking issue yung Valentine's talaga, no? Especially sa mga, well, may mga ilang mga single parang gusto nila talaga by Valentine's Day or before that, or at least within February, magkaroon sila ng jowa, no? Oo. Partner, sa totoo lang ha, ang society lang naman na nagsabi na kailangan kapag Valentine's Day or Pasko, dalawa yan, partner. Oo nga. Kailangan meron kang special someone. So, kung doon yung pressure talaga sa mga tao na kailangan magka-jowa na ako or alam mo yun, I have to be with someone. Dahil may expectation society at a certain age, during a certain situation, di ba? And based on your gender, dapat meron ang jowa. So, oo nga. Actually, hindi naman talaga dapat eh, no? Parang hindi dapat minamadali. Oo. Diba? Sabi nga ng ating mga lolo't lola, hindi yan parang kani isusubo, diba? Kapag ayaw mo na or tapos na yung Valentine's, eh, wala na rin ang relationship mo. So, talagang pinag-iisipan yan. Mm-hmm. Ang ganda ng topic natin ngayon dahil para to sa mga single. Oo. Hmm. Ako, kasi ang dami misconception, partner, kapag yun nga, diba, kapag single ka, ang dami ng mga marites na nag-iimbento ng kung anong rason kung bakit single. So tonight, isi-share natin ngayon sa mga tao kung ano nga ba yung 5 truths about being single. Yeah. Okay, na dapat tatandaan ng mga single out there. Yun. Yan. Ano yan ah? Pag-uusapan natin yan ng mahaba-haba ng kaunti. Lima lang naman yan eh. 5 truths. Oo, syempre. At umiinpo din kayo, pwede po kayo sumali dito sa discussion namin. Lalong lalo kung single kayo kasi kailangan po namin ng inyong mga input. Ayan, okay? So simulan naman natin. Wait, magbe-break lang tayo muna. Sige, excited ako kasi ano eh, damandap ako eh. Oo. Ayun. Sandali lang ha, magbe-break lang ako. 7 minuto na makalipas ang alas 9 ng gabi. Break muna ako. Ating balikan ang kwentuhan sa Beyond Wellness. Alright, we're back here sa Beyond Wellness with Miss P. Ito, kausapin na natin si partner Mike Celis, isa pong life coach. Actually, global life coach yan. Ang ating friend, si Mike Celis. Pag-usapan natin yung 5 truths of being single. Alright, sige. Hi, partner! Welcome back! Ayan! Oh, welcome back sa atin. At sa mga naghihintay dyan ng mga single, go na po ito. Ito na po ang ating pag-usapan for tonight. Di ba? Na talaga naman para ma-debunk natin yung mga misconception at yung mga kung ano-ano sinasabi ng mga tao sa paligid natin about being single. So, simulan muna natin, partner, sa number 1. Okay? So, ito yung pinakamahalaga.
na truth o katotohanan na dapat tandaan nyo kapag kayo ay single. Mm-hmm. Number one is that even if you're single, you are not incomplete. Oh, di ba? Kasi normally partner, ang dami nagsasabi, para halimbawa, dumating ka na age 25, bakit wala ka pang asawa? Ang lungkot yata ng buhay mo, wala ka pang anak, wala ka pang pamilya, wala ka pang sino man, di ba? Oo, baka mamaya matanda ka na bago ka pa mag-anak, or kaya matanda ka na bago ka magkaroon ng asawa, di ka na makakaanak. Exactly, di ba? So yung pananaw ng isang ng ibang tao rather, kapag single ka, is that may kulang sa'yo na para bang hindi ka pwedeng maging masaya dun sa space mo dahil feeling nila ay kailangan mo ng someone else, di ba? Mm-hmm. To make you happy and complete. Well, biggest misconception po yan kasi po as we are already complete and ang happiness po natin ay hindi po nakadepende sa isang tao or sa relasyon natin. Ayun. Mm-hmm. Diba? Uh-huh, okay. Uh-huh. Okay. So, number two, partner. Pero partner, okay. Pero partner ha, yung mga yung mga single na parang ang feeling nila incomplete sila. Ano yan? Sobrang nape-pressure sa kanilang mga peers. Ayan. Mm. Totoo. Okay. Well, hindi naman natin sinasabi na alam mo yun, maging single ka na lang habang buhay. Madidiscuss natin yun mamaya, partner. Sinasabi lang naman natin is as you are in your current space, whether you're in a relationship or not, yun yung konteksto, kumpleto ka. Kumbaga, it doesn't mean na hindi ka na magiging ganap na masaya, hindi ka na magiging ganap na fulfilled kapag wala kang karelasyon as of the moment. Because in reality, partner, sometimes it's even better to stay single rather than be in a toxic relationship. O, mm-hmm, diba? Mm-hmm. Again. Okay? Tama. Number two. Number two na tayo, partner. Okay. Ang pagiging single po, another truth na dapat panghawakan ng ating mga single out there is that being single is not a sign of unattractiveness or weakness or parang wala nagmamahal sa'yo. Eto na, di ba? Parang alam mo naman ang commitment sa mga tao sa paligid, siguro wala naliligaw dyan, siguro wala nagkakagusto dyan. Hindi po totoo yun because ang pagiging single po ay by choice at times and ito po, ang extreme po nito kapag secured po kayo sa sarili nyo, you can stand on your own. You don't need anyone else's validation or the relationship to actually make you feel again, based on rule number one, complete. Diba? Mm-hmm. So yun yung ano, it's a sign of strength because a lot of people become dependent on their spouses, diba partner? Parang, oh, hindi ko kaya, wala si boyfriend, wala si girlfriend, wala si hubby, wala si wife. So ganun. Dapat as you are, diba? You're able to uphold your own and still pursue your dreams. Ang mga dreams mo, happiness mo, hindi naman yan nakadepende kung sino ang karelasyon mo. Nakadepende yan sa'yo. Yun. Tama. Oo nga. Oo nga. Okay. Tama. Correct. Okay. Number three, partner. Okay. Number three. Ito, nakakalimutan ng mga single naman. Ang pagiging single po ay isang laki opportunity. Ang ibig sabihin nito, hindi po siya obstacle, hindi po siya hadlang sa buhay para gawin yung mga gusto nyo, para maging masaya kayo, or para to train yung mga pangarap nyo. Actually, it presents a beautiful opportunity to work on yourself. Yun yung nakakalimutan natin na parang feeling natin dahil, especially for those who just broke up partner, ha, sometimes we feel na parang the relationship defined us. It never did and it never should. Okay? Kasi dapat ang nagde-define sa atin is sarili natin. Kasi, yes, partner. Kasi partner, meron silang ano eh, siguro it's coming from, di ba may kasabihan, yung the good ones are taken. Mm. Pero not necessarily. Not necessarily. Not necessarily. Ang dami. Oh, nga, hindi promise. At saka hindi, may mga iba na who chose to be single. Diba? Yan. Kasama siya sa ating mga golden truths partner. Oo. Doon muna tayo sa part na ano, na again, it's an opportunity. Huwag nyo tingnan na hurdle siya. Tama. Kasi at the end of the day, ito ha, partner ha, for those naman na nasa relationship in ano for the longest time, aminin nyo man o hindi, namimiss nyo rin na maging buhay single. Ibig sabihin, yung hindi ka nagpapaalam, hindi ka nahanap, or meron ka mga gustong, alam mo yun, gawin na parang gusto mo ikaw lang. Not necessarily to cheat, but rather you
happier me time, happier space. Mm-hmm. So it's the same thing with being single. Enjoy mo lang. Grow into the best version of yourself so that finally when you're ready, the right person would come along rather than settling. Yun. Tama. And then, tsaka ano yun, ha? Hindi lang opportunity na to develop yourself, etc. Yan, maganda yan for mga taong nagbe-break up. At actually yan, opportunity din to look after yung mga ibang responsibilities na napabayaan o kaya naman, it's an opportunity. Actually, come to think of it, di ba, no? Yung mga ibang hindi nakakahanap pa talaga ng permanent, yung talagang long-term. Mm-hmm. May mga ano pa siya, may mga kailangan pa siyang ma-accomplish na iba na hindi kinakailangan na may meron siyang alam mo yon, partner in life, 'di ba? Kasi like for example, kunwari may alam mo kung single siya until I think he's more than 60 years old, pero ito talaga late in life, sabi niya, hindi na ako siguro talaga mag-aasawa kasi ang parang naging mission niya is to take care of the parents. Hanggang sa namatay na yung parents. Pero nag-decide din talaga siya, eventually, na hindi na. Parang, he took it upon himself as a, parang, his opportunity to serve and take care of the parents. Kasi parang wala nang iba eh. Siya na lang. Alam mo yun? May ganun, okay. Diba? Well, to be honest, partner, again, para doon naman sa mga galing sa mga breakup dyan, kung nakikinig man kayo ngayon, isipin nyo lang that is giving you an opportunity not only to heal yourself, but the relationships that you have forgotten in the process of being in. Aminin natin, maraming kakajowa, nawawala. Diba? Nakakalimutan lahat. So, it's time for you to heal those relationships and realize there is life much better outside of that. Again, hindi po natin sinasabi to para makipag-break po kayo sa mga jowa nyo. Sinasabi lang po namin po na para sa mga single right now, don't take it too hard and by beating yourself up. Kasi hindi po dapat. Dapat, accept ka lang yung space nyo and take it as a chance to start all over again and become the best version of yourself. Actually yan, ano lang eh, one step forward yan. Ibig sabihin, ano, okay, so tapos na ako with this one, another one is coming and I hope this is the right one. Kaya naman yun, di ba? Enjoy mo lang yung pagpapapalit-palit ng sitwasyon, di ba, no? Yes, and to wrap up that, yung number three na yun, in terms of being an opportunity, remember how beautiful it is na mag-start all over again ka na alam mo na kung ano yung mga ayaw at gusto mo talaga. Correct. Kasi minsan, di ba, blinded ka? Mm. Di ba, parang, kasi ang good-looking eh, kasi ang yaman niya, hindi pala yun ang mga gusto mo talaga sa buhay, di ba? So starting all over again on a clean slate would allow you to really, alam mo yun, wait, for that person who deserves you and you deserve as well. Tsaka yung mga natutunan mo in that relationship, pwede mo nang i-adapt. Like for example, kunwari, naging mas medyo masyado kang jealous type. So maybe that triggered the breakup, di ba? So baka this coming relationship na wala man siya, coming pa lang ha, di ba? Baka magiging less jealous ka or you'll be more understanding and more loving in a different way, di ba, no? Parang yung looking at what you can change in this coming relationship, what you can change sa sarili mo and what you can actually learn from the relationship. Kasi mahirap yun, ha? Kunwari, ganun ka pa rin, tapos you will get into a relationship, ganun ka pa rin, baka ending mo, ganun din. Di ba? Break up ulit. Nako partner, ang universe at si Lord nagko-conspire yan na paulit-ulit din ibibigay sa iyo ang same problema kapag hindi ka natututo. Ayan. Tama, una kakalibitin ka lang, tapos pag ayaw mo pa rin, suntukin ka na, pag ayaw pa rin, padadapain ka na, pag ayaw mo pa rin, sa bloke na ng hollow blocks ipupukpok sa iyo hanggang sa makita mo na talaga yung ano, 'di ba? Yung ito ay ibig ko sabihin, 'di ba? Diba? Parang 'di ba? Diba? So, dapat matuto na dyan. So, again, it's a beautiful opportunity. Okay. Yeah. So, moving forward, partner number four. Ito yung nabanggit mo kanina. Okay? Ito yung sinasabi natin na mga single, pwede naman mag-single choice. Okay? Hindi po minamandate
na at a certain age, kailangan may jowa na kayo. Example, pag 25 ka, kahit husgahan ka ng ibang tao dahil wala ka pang relationship, it's okay, choice niyo po yan. Mm-mm. And after a relationship, it's also your choice kung gaano katagal bago ka magiging involved with another person. Don't mind kung pinipressure kayo ng society. You are the one who's going to be in a relationship, so no one else can tell you when, how, or who ang magiging ka-relationship mo. Correct. Yeah. Tama yan. Kasi ikaw din naman na makikisama, hindi naman sila eh. So, when you are ready. Tsaka pangit yun, friendship ah, partner. Yung merong kang baggage na dala-dala. It's really so unfair na merong kang baggage na dala-dala from the relationship that you had. Tapos hindi ka pa totally healed. Tapos pupunta ka ngayon sa panibagong relationship. Parang you're coming on a sort of a rebound, di ba? Na... True. Parang hindi maganda yung ganung klase dahil idinadala mo lang yung dati mong problema doon sa panibago mong relationship. Tapos you are still expecting or a possibility to expect that this person would behave or would be like your former partner. Diba? Parang hassle. Totoo partner. Pero linawin din natin yung part na yun. Hindi lamang po yung mga negative issues ang makaka-apekto sa relationship na present or yung upcoming na dinadala nyo. Even yung positive comparison, example, sobrang bait ng ex nyo at sobrang yaman. Yung current nyo, hindi pa sobrang yaman at medyo may salik ng konti pero mahal na mahal pa. So, babalik mo ngayon yung comparison na parang, kasi dati dito yung experience, maganda experience naman. It's going to be totally unfair with the new person that you're with, number one, and it's going to be unfair to yourself kasi hindi mo na-enjoy yung company ng bagong person na kasama mo. Kasi meron kang comparison na naman of something good. Di ba yung kanina yung pinag-usapan natin, it's something bad na dala yung mga issues mo na negative. Ngayon, even if it's positive, don't bring that to the current relationship madala. Or yung tinidate mo because it would be affecting. Tama. Diba? Tama. Actually nga, basta anything that you compare, di ba? For example, di naman sila equaling mabait. Sobrang bait ng isa. Sobrang bait din yung isa, pero at one point, pag pinag-compare, pag talagang iniisip mo, mas mabait pa rin yung isa kaysa dun sa isa. Ano mo yun? Di ba? At saka unfair. You'll never be content pagka ganun, pag meron laging point of comparison, whether good or bad. Oo, tama. Mm-mm. Correct. Ayun. Okay. Mm. And last one, number five natin, ito very basic partner. Mm-mm. Whether single or not, life goes on. And that is one very important truth na dapat tandaan nyo na matatapos po ang Valentine, matatapos po ang Pasko, hindi po kayo kukunin ni Lord dahil single kayo. No, di ba? Life goes on. Even if you're single, you still pursue your dreams. Even if you're single, you still get to enjoy the company of your friends and family. Yeah. Even if you're single, wala naman nagsabing hindi ka magiging successful sa kayo. Life goes on. You shouldn't focus on what you don't have, but rather focus on what you have, much like the freedom to start all over again and build the life that you've always wanted. Correct. Yes. Wrap up natin yan. Lima yan. Five truths of being single. About being single. Number one is all about being single does not make you incomplete as a person. Buong pa. Yeah, it doesn't make you incomplete. So, yeah. Parang ano number din yun, two, you know? Parang yung... no one can complete you except you. Yes. Diba, no? Yes. Number two? Ikaw yun. Sarili mo yun. As you are, buo ka. As number you are, two, buo ka. Number two, being single is a sign of strength. Yeah. Malala ka sa mga taong single kasi kaya nilang tumayo mag-isa. Oo. Diba? Nang hindi nakadepende sa ibang kahit tao. Kahit na kanina. Now, tama. Yes. Number three, being single presents a very big opportunity. Mm-mm. It's not an obstacle. It's not so, an obstacle. Ito po ay oportunidad to improve yourself and become the person that you're meant to be. Yun. And number four? Number four, being single at times is a matter of choice.
Hindi po sumpayan. Pinipili po talaga yan dahil alam nila yung worth nila at willing sila maghintay kung sino ang deserving sa kanila at deserve nila. Ayan. Hindi yan sumpa. And lastly, walang... Oo, hindi sumpa yan. Minsan by choice. Aminin nyo, marami rin magaganda at guwapo ng single, di ba? Number five. Okay, life goes on even if you're single or in a relationship. Mm-hmm. So tuloy ang buhay. Just pursue whatever your passions are, become your best, and be happy along the way. Alright, ako maraming salamat, partner. Until next Thank time. Thank you, partner. I miss you. See you soon. Happy Valentine's again. Yes, happy Valentine's again. All right, that was Mike Celis, Global Life Coach. Dun sa mga gusto pong maghanap, kung saan siya makikita, you can find him anywhere. Meron siyang Facebook, meron siyang, you can actually find her sa Facebook. Tapos meron din siyang website. Look for him. The Global Coach, Mike Celis. Ating balikan ang kwentuhan sa Beyond Wellness. Wow! Belated happy Valentine's sa mga nagkaroon ng date nitong Valentine's. Ayan. Maganda natin pag-uusapan, ah. Lalo na yung mga nakipag-date. O kaya naman, yung mga may crush tapos trying hard na yung kanilang crush makuha, masungkit nila ang puso ng kanilang crush. Charot! Di ba, no? Di ba? Nakakakilig itong topic na to. Ano nga ba ang mga senyales para malaman na ang isang iniirog mo ay hindi ka type? Kaderetso. Oo nga! Actually, these are signs na obvious to obvious dahil sa ayaw nating pansinin ang mga senyales na ito. Pero pag ito ay naging sharp, pag naging sharp ka at nakita mo ang mga senyales na ito, kung ikaw ay nakikipag-date or you are in a parang chatting with someone via text or kaya naman you met someone tapos parang crush po siya at saka gusto mo siya maging boyfriend o hindi ano, especially ito, I'm talking to girls ha, mga ladies na gusto makipag magkaroon o naghahanap ng kanilang mga boyfriend at may napupusuan sila tapos parang hindi maliwanag kung type sila or hindi. Actually, may mga guys talaga na very very charming. So, umpisa pa lang magugustuhan mo na kaagad. Very charming. Alam mo yun? Tapos pati yung mga kilos niya, akala mo parang jowa ka na kaagad. Diba, no? May mga ganang lalaki, ah. At saka, hindi yun ginagawa ng mga kalalakihan. Naturalesa kumbaga sa kanila. Hindi ginagawa yun ng mga ibang boys dahil gusto lang nilang magkaroon ng parang misinterpretation or magkaroon ng parang advantage towards dun sa babae. Pero ito mga babanggitin ko sa inyo, ito ang mga senyales, malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw, ang mga senyales na ito, palatandaan, kumbaga, na ang lalaking pinupusuan o ang lalaking crush mo, di ka type. Ganun ka diretso. O, una, eto, gusto ka niyang kasama, pag gusto ka lang niyang kasama, pag convenient sa kanya, pag malapit lang siya, pag kunyari pupunta sa bahay mo, pagka nandun lang, pagka hindi ba pinaplano, alam mo yun, yung, o kaya naman, pagka nakita ka lang niya, ganun, walang effort, wala siyang effort to really see you, or to really hang out with you. Yung, for example, nakita ka sa party, you're with some friends, siya rin, nagkataon, nandun sa lugar, pupunta lang siya doon, tapos kwento-kwento lang, ganyan. Pagka may oras lang, alam mo yon, yung pag, o kaya naman, he will only hangs out pag medyo bored siya, tawaga ko nga si Neneng, di ba? Ganon. Hindi siya talaga nag-e-effort. Gusto ka lang niyang kausap. Parang ganon lang, pampalipas oras, mapapansin mo naman yan eh. Kasi nakikipag-usap lang siya sa'yo pag may panahon lang. In other words, hindi nakikipag
usap sa'yo o hindi nakikis, hindi pumupunta sa'yo o hindi nag... hindi siya nag-hang out with you to do something that is really so exciting for both of you. Ngayari, pagpaplanuhan, talagang ilalabas ka, di ba, no? O punta naman tayo, manood tayong sine, ganyan. Or, minsan nga may mga ibang guys na ganyan na, they invite girls or ladies to go to parang sort of date. Pero actually, pampalipas oras lang. Alam mo yon? Dahil meron silang ibang gusto na ibang babae, parang nadamay ka lang na, ah, hindi siya pwede nga eh. Total, ready na akong lumayas. Tawagan ko nga itong si, ano, certain so-and-so para papayag to kasi alam ko, medyo crush ako nito. Minsan naman mga guys, eh, matalino sila eh. Maano rin ang pakiramdam nila. Alam nila kung may gusto ka sa kanila. Ayan ah, eto pa, hindi siya nagkakaroon ng oras para makilala ang mga kaibigan mo. Diba, pagka kunyari gusto mong makilala ang isang tao, ang gusto mong makilala, yung mga friends niya, yung best friend niya lalo, ano pa, yung mga taong malapit sa kanya, yan ang mga gusto niya makilala. Bakit? Para syempre makilala kanya ng gusto. Yung mga kwento nila tungkol sa'yo, that counts, alam mo yun, paano ba? Paano? Hindi ka naman niya pwedeng tanungin na, alam mo yung konting panahon pa lang kayo magkakilala, tatanong, paano ka magalit? Diba? I mean, medyo, well, may mga ibang lalaki matapang na magsasalita ng ganyan o magtatanong ng ganyan. Pero may mga iba, hindi ganun. Nakikipag-usap sa mga malapit nilang mga kaibigan. Yun. Nakikita nila kung papaano ka mag-alaga ng kaibigan. So, nasa size up nila kung ano ang klaseng friendship ang itinatago mo or what you keep or what you cherish. Yun yung kino-consider nila. Yun. Kasi kung malambing ka sa mga friends mo o kaya maalaga ka sa mga friends mo, you are being seen as parang parang buddies, no? Ng mga friends mo. Then, possible na ganun ka din sa kanya. And yun yung gusto niya makita. Yun yung gusto niya malaman tungkol sa'yo. Isama na natin dyan yung mga kamag-anak mo. Wala siyang interest. For example, you invite him to meet your family. Kunyari, may party, birthday party, ganyan. Or birthday ni kuya, birthday ni whatever, sister or whatever. And then you just want him to, you know, to come over para makilala yung mga family mo, yung members of the family. Wala lang. Gusto mo lang na makita siya or gusto mo rin na ipakilala siya sa mga kamag-anak mo. Wala siyang interest. Alam mo yan? Hindi siya interesado. O kaya naman, kunwari magkasama kayo, tapos nagkakwentuhan kayo, tapos sinabi mo, diyan nagtatrabaho yung kuya ko. Halika, puntaan natin. Eh, tsaka na. Diba, no? Actually, hindi sa nahihiya siya. Ayaw niya. Wala siyang interest na makilala ang pamilya mo. Nako, ay talagang sobrang ano yon. Foul. Kasi diba, pagka kayo may mag-boyfriend na, eventually, hindi naman kayo magiging mag-boyfriend. Para lang maging mag-boyfriend, tapos nakaschedule ang breakup dahil hindi mo naman talaga siya magiging asawa. Diba? Gusto mo siya maging boyfriend o gusto kanya rin maging girlfriend. Then later on, eventually, magiging asawa mo. Diba? Ganun naman yon. Pagka long term na ang inyong relationship. O yan ha. Hindi siya nag-effort to meet your friends and your family. Dahil nga hindi siya into you. He's not into you. Hindi interesado sa kanya kung sino man ang mga taong nasa paligid mo. O ano pa? Eto pa ha. Ayaw din niya na i-volunteer ang mga friends niya sa'yo. In other words, pati sa parte niya, parang hindi masyadong, kumaring nakilala mo, pero yung, kunyari, mag-e-effort siya na tatawagin niya yung best friend niya or who's ever close to him o kaya yung mga kapatid niyang babae, tapos pakikilala sa'yo. I remember dati, yung kuya ko,
meron siyang nililigawan. Sabi niya, "Prinsa, samahan mo ako. Saan? Pupuntahan natin si..." Yan. "O bakit?" Sabi ko gano'n. "Ba't kasama ako? Hindi, gusto ko lang na ano. Gusto ko lang na makilala mo." "Ah, okay." Sabi ko gano'n. "So sumama ako. Doon sa ano. Sumama ako doon sa kuya ko. Ako lang sinamin niya." Tapos, hindi kami masyadong, alam mo yan, hindi kami masyadong naging close nung girl. Dahil, ang feeling ko parang, alam mo yun, hindi rin siya interesado sa kuya ko at that time eh. Kasi marami rin siyang ibang mga nandiligaw. Oo. Pero, ganun kaseryoso yung kapatid ko sa kanya. Yan. Serious in the sense that somehow, kasi early stage pa lang. In other words, mag-e-effort siya na ipakilala ang isa sa mga miyembro ng kanyang pamilya para lang makilala nung girl. Para, alam mo yun, na, oh, ito yung kapatid ko. Alam mo, nag-effort talaga. O, ano pa? Gusto rin niya makilala ang mga kaibigan nitong babae. Kaya dito ka nakukuha yan eh. Ganun yan eh. Diba? Ikaw din naman eh, gusto mo makilala yung mga members of the family. O, ito pa. Ay, dahil nga sa ayaw niya mag-effort, ayaw niya maging part ng iyong circle at ayaw ka rin niya maging part ng kanyang circle. Eto, pag magkasama kayo, andyan siya physically, pero kung ano ang iniisip. Kung pwedeng negosyo, pwedeng, alam mo yun, mga problema sa bahay, or problema sa kaibigan. Alam mo yun, kung ano-anong iniisip. Pagkasama ka niya, hindi kayo masyado nag-usap. Naalala ko yung ano, mayroong friend nung, ang tawag dito, nung JS prom namin. Eh, syempre yung JS prom namin, JS prom talaga, tagal na nun. Tagal na nun. Yung JS prom, syempre parang dapat magdala ka ng ano, diba, partner? Diba, no? So, may mga iba kong mga friends na, classmates actually, na, yung parang, dala-dala nila, pinsan nila, ganyan, kaibigan ng kuya, ganyan. Ano, mahahalata mo that they just brought them to be their partner sa prom or sa ball, kasi hindi sila masyadong nag-uusap. Alam mo yun? Para bang, oh, sabi ni mami, ikaw daw partner ko. O sabi ni mami, ako daw partner mo. Alam mo yun? Para bang, hindi nga kasi kayo magkaparehas ng gusto o iniisip or whatever, di ba, no? Na hindi kayo masyado ding nag-uusap. So parang wala lang. Para lang just to show na meron kayong partner. Ganun lang, di ba, no? Kung ano-ano iniisip, kung kailan sila uwi, sana matapos na yung prom, sana matapos na yung party, kasi nga hindi nga kayo into each other. Ayun, ha? Hindi ka priority. O, ito, sobrang obvious na talaga. Pag, ito, kapag kasama mo, pagkatapos, ang pinag-uusapan nyo, ibang babae. Ouch, 'di ba, no? Parang sakit naman noon. Ibang babae ang pinag-uusapan niyo. Ang masakit pa kung best friend mo 'yung pinag-uusapan, no? Ang sakit noon. Yung ang gusto pala niya ay yung ay nangyari sa akin ba 'yon? Sa akin ba 'yon? Sige na nga. Nangyari sa akin 'yan, eh. Actually, hindi sa akin nangyari. Yung classmate ko, akala ko sila 'yung magjowa. Yung pala, kinakaibigan ng lalaking ito, yung best friend ko, para makilala ako. Ang ganda ko, di ba? Long hair, di ba? Hindi, totoo nangyari yan. O nga, tanong mo kay Kuya Harry. Yun, hinding-hindi manghihingi ng isang advice ang isang lalaki about love sa isang taong napupusuan niya. Hindi yan manghihingi ng advice because he wants to make an impression that I am free and I am into you. Kaya ang gusto ko ikaw. So hindi ako magbabanggit ng kahit na anong babae. Baka masaktan ka, ayoko ma-offend ka, 'di ba? Maraming naglalaro sa isip ng isang lalaki pagka siya ay nakikipag-usap sa isang babae. Gusto niya, 'di ba? Mas gusto niya yung ang attention niya ay naandun lang dun sa babaeng napupusuan niya. So pag nakikipag-usap siya sa iyo, friend, pagkatapos
meron siyang binabanggit ng mga ibang babae at humihingi pa siya ng advice kung paano naliligawan ito, aba, eh, talagang hindi kanya type. Hindi kanya type. Ipag, ano mo na yan, ipaubaya mo na. Hmm. Okay, talagang nasa friend zone lang kayo talaga. Eto, one more thing. He doesn't spend time to, wala siyang time para sa'yo. Oh, actually, di ba pagka tayo ay in love, it feels so good and you want to feel that most of the time. Di ba? Kaya mo nga iniisip sa gabi, di ba? Kaya nga tinitignan mo retrato because you feel good, di ba? Kaya nga sinustalk mo siya sa social media niya because it feels good just to see kung anong ginagawa niya and you feel, you like the feeling of being in love, di ba, no? Oh, pag itong taong to ay hindi nagsuspend ng oras talaga sa'yo. Ngayari, ang mga excuse would be, ang layo mo nakatira. Nasa Quezon City ako, Paranaque ka, or Las Piñas, di ba? Oh, di, hindi yan ano, distance is not an issue. Hindi yun ano, hindi yun issue sa kanya ang distance. Kumbaga kahit malayo ka pa eh, may kakalala nga ako eh, taga-Paranaque eh, tapos nagko-commute pa siya noon eh, halos araw-araw pupunta ng Quezon City, makita lang ang ano, 'di ba? Ang kanyang napupusuang babae, 'di ba? Araw-araw 'yon. Can you imagine that? No, nag-aano pa 'yon, nagko-commute pa 'yon. Napaka-dedicated na lalaki, 'di ba, no? Oh. Hanggang sa eventually, nakuha niya rin sa tiyagaan. Nakuha din sa tiyagaan. Oh, ito pa. He doesn't make you feel special. Ibig sabihin, kung paano siya sa ibang babae, ganun din siya sa'yo. Kumbaga parang kung masilbi siya sa ibang babae, nakikipag-chikahan siya sa ibang babae, ganun din siya sa'yo. Walang, there's no special treatment. Walang ganun na, wala yung mga aalalayan ka, walang mga ganon, or basta walang special, walang, kung magbibigay siya ng bulaklak dun sa isa, magbibigay din siya ng bulaklak sa'yo, walang special na magbibigay ng bulaklak sa'yo, or ikaw meron chocolates or regalo, yung iba wala, walang ganon, ikaw lang, pagka ikaw ay ano, ikaw ay malapit sa kanyang puso, ikaw lang ang bibigyan niya. Yung iba, kahit wala na. Or, pwedeng lahat kayo bibigyan, pero iba yung sa'yo. Special. You don't feel special around, or you don't feel special, or it doesn't treat you special. Parehas lang kayo ng lahat ng mga taong nasa paligid mo. O sa lahat ng mga babae. Meron akong kakilalang ganyan, yung isang guy. Ganun lang siya talaga. Yung masilbi, yung gagawa siya ng coffee, ganyan. Eh, barkada niya, mga babae, lalaki, ganyan. So, lahat ng babae talaga, no? Parang, eh, gwapo din to eh. Gwapo din ito. Simpatiko. At saka very touchy. Alam mo yun? Yung tatabihan ka niya, tapos magkakwentuhan kayo, tapos para bang, alam mo yun? Parang ang intimate ng kwentuhan ninyo. Alam mo yun? Yung he really gets that, art of getting close to you kasi binubuksan niya talaga yung sarili niya sa'yo. So, akala mo, parang kayo lang. Pero actually, lahat ng sinabi niya sa'yo, parehas lang din sa iba. So, parang barkada lang talaga kayo. Ganun lang talaga siya. Meron nga akong kakilala, yung pagkausap ko parang halos, ano to ah, many years ago, no. So, parang this guy, masyadong malambing sa mga girls talaga. To a point na akala ko, na-misinterpret ko siya, kasi, okay, na-misinterpret ko siya kasi pag nakikipagkwentuhan siya, ano siya, meron siyang, ang tawag dito, meron siyang, pag masyado malapit, alam mo yan, very touchy, tapos yung mukha niya halos parang nakadikit na sa mukha mo. Konti na lang, kissing distance kayo, kumbaga. So, na-misinterpret ko siya. Sabi ko, ano ba to? Bakit siya ganyan? Bakit ganyan siya magsalita? Bakit ganyan siya mayipagkwentuhan? Talaga, ang lapit na mukha niya. Alam mo yun, parang, ano ba to? What does he like? And then I observed that
ganun din pala siya sa mga ibang friends ko. So, from that time on, I didn't see him as someone na special. Kasi hindi naman pala ako special sa kanya. Yun lang. Parang, kasi akala ko, ano siya eh, taking advantage. Alam mo yun? Yun. Okay. So, ito talaga, sobra. Hindi siya nagte-text sa'yo ng una. Hindi siya nauuna. Ito, meron akong friend na, sige na nga, sasabihin ko. Basta nangyari to sa akin. May nagte-text ng good morning. Nagte-text talaga eh, no? Nagte-text ng good morning, nagte-text ng good night, tapos in between, kakamustahin ka. Ito talaga, feel na feel mo to, na may gusto to sa'yo. Pagka ganun. Alam mo yung kakamustahin ka, how are you, saan ka na, ganito, ganyan. Yung ganun klase, yan, obvious to obvious yan. Eh, alam ko na yan. Eh, syempre, pagkakunwari, eh, ikaw naman babae, pag hindi ka available, di ba? Syempre, dapat ito, you have to stop. That's another issue. Pero, ang sinasabi ko lang, kung isang lalaki ganyan, consistent, every time that he wakes up, he texts you in the morning and say good night at night and then checks you up during the day or gives you a call, especially call, ha? Kasi very, ano eh, di ba? Very, ang calling is, ano eh, is an effort. Yung texting kasi pwede mong i-erase yung calling. Hindi, pag nasabi mo na, hindi mo na pwede i-edit. Di ba, no? Di ba? O, yan. Yung mga walong bagay na sinyalis na kayo ay, o yung lalaki na napupusuan mo ay hindi ka type or he's not in to you. Alright, ito maganda. Pag-usapan natin to. Mahaba ba to? Mahaba ba to? Teka lang ha. Bakit nawala? Ay, hello pala kay Ate Maru. Maru Fahati. Ayan, every Monday yung Monday to Friday, meron din siyang Sunday na program. Ayan. Ano oras si Ate Maru? Alas tres? Alas alauna? Oo nga, sabi ko nga, alauna eh. Ba't nagagalit? O ito, malapit lang matapos. Ano pa ba? Nawala yung aking kodigo. Teka lang muna nga, magbe-break lang ako sandali, kuya. Pero okay, isang magandang programa. Beyond Wellness. Beyond Wellness. Alright, ito. Ghosting. Pag-usapan naman natin, ghosting. Ghosting. Bakit nga ba ang mga lalaki ay nag-ghost? Ano ba yung ghosting? Yung ghosting is when for example, para mas madali maintindihan ng mga hindi alam kung ano yung ghosting, yung mga constantly nagkikipagkita sa'yo, kinokontak ka, nakikipag-date sa'yo, tapos parang akala mo kayo na or kayo na nga talaga, tapos biglang poink, wala na siya, nag-vanish parang bula, ng ghost, yon ang ghosting. Ibig sabihin yan, may mga minsan ano bang nagti-trigger noon? Ang ilang mga bagay kung bakit nagiging ghoster ang isang tao or talagang nag-ghost siya is because may mga triggers, no? Minsan when you become more vulnerable or na parang nagpapakita ka ng totoo mo dun sa isang tao, minsan may mga pagkakataon na yung pinagsasabihan mo na you feel that you trust is ang tawag dyan, yung pinagsabihan mo, i-ghost ka niya, para ang feeling niya, hindi siya makakakommit sa'yo. Ganito yan eh. Diba when you keep your secrets or you share your secrets to other person, to another person, or you share your secrets to some people, para bang you're becoming vulnerable. Bisa pinagiging open ka, so makilala ka ng mabuti, and sometimes, parang mas nagiging malapit kayo. Yung mga taong ghosters o yung nanggo-ghost, sometimes they cannot catch up with the emotion of you being open to them. Hindi nila, it's about them actually, it's not about you. The reason why they ghost you, it's not because they don't like you. They need to resolve something sa kanilang sarili bago nila i-open up ang kanilang sarili muli sa'yo. Is it bad or good? Well, it depends, no? Isa pa nga sa mga rason dyan is, yun, number one, they cannot be, hindi pa sila ready
to get into a serious relationship. Ano pa, natatakot sila sa magiging responsibility nila sa'yo. For example, one of the triggers would be, for example, merong band, magpa-perform yung partner mo sa isang band, tapos parang kinakabahan siya. So ikaw naman syempre, girlfriend mo or boyfriend mo, parang hindi ko kaya, kaya mo yan, dito ako para sa'yo, ganyan-ganyan. Tapos, bakit ka ba ganyan? So, nag-open up ngayon sa'yo yung partner. Kasi, nung bata ako, ganito, ganyan. So, parang naungkat-ungkat na yung mga dati-dati-dati niya. So, nakita mo ngayon yung weakness nitong tao na nag-open up sa'yo. At hindi mo kaya na baka mamaya maging, alam mo yun, magkaroon ulit ng ganyang pagkakataon na hindi mo kayang mag-support sa kanya. Emotionally, di ba? Hindi mo siya makayang masuportahan. And then, because of that, ikaw din mismo, you are looking at your weakness, mag-ghost ka. Yun yung isa sa mga triggers nun. Okay, ano pa? For example, medyo gusto ka na ng girl. Pagkatapos, kaya gusto mo na yung guy, di ba? Gusto mo na yung guy, tapos gusto mo siya pakilala sa mga, makilala mo na niya yung ibang mga friends mo, tapos gusto mo naman makilala niya yung family mo. My parents want to meet you. O, di ba? O, anong... Siya, nape-pressure. Nape-pressure siya. At pag na-pressure siya, bigla siyang nawawala. O, anong dapat mong gawin ngayon? Pagka ganon, ito this can actually happen to a lot of people, including you and me. So, lagi natin tatandaan, pagka may nanggo-ghost, hindi it's not about you, it's about them. Sila ang may hindi kayang harapin ang malalaking responsibilidad or to be serious with you. Yun lang yun. It's about them. Don't take it personal. Sila ang may problema, hindi ikaw. Pero pag bumalik sila, anong gagawin mo? Abangan! Wala kang mga oras eh. Wala na oras, next week na lang kung anong gagawin mo pag bumalik sila. Di ba? Ano na kasing oras? Dahil ang oras, 3 minutes na lang. Alas 10 na! Diba? Huwag mo nang pansinin pag bumalik sa'yo. Bibigyan ko kayo ng tip next week. Thank you very much kay Mike Celis. Oy, happy, happy birthday sa mga friends ko na may birthday! Happy birthday muna kay Manong Joel Reyes Sobel ng kabilang istasyon. Of course, si Jeanette Lomehok, whatever. Ba't naman kasi kanya ipalito dito? Oo, si Jeanette, maring Jeanette. Ayan. Happy, happy birthday. Tsaka yung pamangkin ko si Josie Javier. Always remember, you are greatly loved and all is well in this world. Babalik ako ulit next week. Alas 9 ng gabi sa Beyond Wellness with Miss P. Every Saturday yan. Ito po ang inyong lingkod, Miss P, Princess Javier Castro. Bye. Happy, happy weekend. Beyond Wellness. Beyond Wellness.